topic ba nga natin? Talakayan pa. Manya to. Sarap to. Go ka nga. Liga, Al. Still nothing to know. Koron. Ambient. Mula. Try nyo. Sarap to. Go ka upang to. Go ka sa mga panang. Stadya. Burger at comparative. Kapit burger comparative. Kapit na, burger pa. Kala ka yan pa. Ito kami putlo. Ay, putlo pa. Ano ang putlo? Kala ko hindi nakakain niya ito. Oh, Brad, hindi ka rito. Naubusan ka. Hindi mo. Ito pa ng burger. Oh, pan doon, Brad. Oras mo yun ng burger comparative. Ito dito. Ito, burger to. Oh, Chad. Burger comparative tayo ngayon. Welcome, salam. Sir, 15 na lang nang bigay eh. Ayok kami lalaadad buka. Alabi nila sa kaunin pa. Ito, alam mo sa akin ngayon. Alam mo, isa sa mga inaangayang boss ako. Ang Quran, tinuturuan tayo ng mga Ustad, kala ko sintuwa ka. Ustad, welcome sa Burger Comparative. Tapi Burger Comparative tayo ngayon. Nakaano ba po? Ha? Yan si Ustad Mamar, available. Single, stable. Available. Ito, Mongol. Mayroon ako. Yung kayong putlong, ha? Meron tayong hamburger. Ano? Alam mo, brother na din. Ano nga pala pangalan mo? All right. All right. Mr. Tan. Aga Jensen, ha? Aga Jensen. O ito, makakilala kayo, Brad. Live tayo ngayon. Napapanood tayo sa buong... Gulo ko na doon. Ito nga palang mag sa kapitan Tarasi. Bisala kami. Pakilala nga. Pakilala nga. Ikaw si? Ang Sepian. Ikaw si? Abdulaziz. Abdulaziz. Oo, alam nyo na ako. Kailan nyo ako. Alam nyo, yun ang angkoran ko ay sapagkat, alam mo, ang Quran ay talagang pinag-iisip tayo. Ang gusto ng Quran, gamitin natin yung ating pag-iisip. Yung mga brother na din. Tama ba yun? Pag-iisip sa araming akil? Akil? Oo, oh, parang gano'n. Akalaniya. Oo, oh, akalaniya. Oh. Talakaya! Oh, Abdel! 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 Ganito rito, live tayo ngayon eh. Sa... Okay, burger comparative. Ito ba ang gas ka? May isa ka mo na isa. Ito ka. Saan pupunta? Hila ka. Okay, balik tayo ang usapan. Maganda yung usapan. Yung gusto ko, tama-tama na dito sa Ustad Mama. Tato? Ito. Upo ka mga kotso. Kasi nilang dito. Okay. Hinangaan ko sa kuhan. Ang gusto ng Quran gamitin ang pag-iisip. Ayaw niyang isara ang pag-iisip. Malaya kang pinag-iisip para makapunta ka dun sa
isang hindi maiiwasang patuloy. Tatanggapin ng sentido ko. Yung lantaran katotohan. Yes, kasi pag siyempre, pag natanggap na ng isip mo, without shadow, without shadow doubt, wala na ayaw pa. Pag-iisip ka, pag-iisip ka, pag-iisip ka. At na. To the extent sa palataya na mo, paniwalaan. Eh, alimbawa, tanggap, napatunayan mo na na yung model ng motor mo ay maganda. Pero napatunayan mo, inamin ko pag-iisip. Pero magkakayon naman siya, masang aming isip para mapatunayan din ang ilang bagay. Isa sa mga hinahangaan ko, isang ayas sa pagkakayon. Masayang natin ang ating pagkakayon. Saan din natin po Tagalog? Dito sa isang surat. Saan magpanood? Surat? Chapter. Surat? Chapter 5. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يؤمنون. Sa Tagalog, mababasa natin sa 52 verse 35 and 36. Dito. Half na naman. 52, 51. Yung Tagalog natin sa ano? Medyo ano ito eh. Yung hamburger natin sa kapitan. 52, anong talata yun? 35 and 36. 35, 36. Okay, sabihin natin. Alam mo, ito hindi naman formal na ito eh. Hindi naman katulad ng ibang programa ng religious program na napaka-formal. Eh ngayon eh, nasa eskandalo naman. Now, may rally pala sila ngayon. Ano ba yung nag-rally ngayon sa kanila? Pro o against? Walang laki pala ng kita. Million na yan. 1 billion, isang linggo ang collection nila sa Quezon City. Alam mo, parang alin yun ng company. Dalawa nga yan eh, pinagpipilihan eh. Ano kaya basa, yung 35 tsaka 36. 35, 36? O nilikha ba sila mula sa... Ay, ito ha. O nilikha ba sila mula sa hindi isang bagay o sila ang mga tagapaglikha? Or were they created by nothing? Sila ba nagmula? Nilikha ba sila mula sa wala? Tuloy. O nilikha ba nila ang mga langit at ang lupa? Yung 35, pakiulit mo. Okay, di ko ha. O nilikha ba sila mula sa hindi isang bagay? Oh. Sabihin, created from nothing. Ha? Tuloy, tapos? O sila ang mga tagapaglikha? Okay. Tinatanong. Tuloy. O nilikha ba nila ang mga langit at ang lupa? Bagkos, hindi sila nakatitiyak. Yan. Ano ang tinuturo sa atin? Ano po? Merong apat na papasok sa ating isipan. Ano yun? May nagsalaka pa sa akin. Okay. Ano yun? Alright. Nagtatanong ang Tuhan sa akin. Sila ba? Sila ba lumikha sa kapitid? Ano? Ginag-iisip sa akin. Nilalagay, sinasaksak sa akin. Una, may apat na katanungan pagdating sa pag-ibig. Ang tingin mo ba ang lahat ng bagay na ito ay nilikha mula sa wala? Oo, tatanungin. Isa, choice yan eh, binibigay ng Quran sa atin. Ibig sabihin, ay una, no? Walang lumikha, walang pasimula. Naalala ko si isang philosopher, si Mr. Russell. Naniniwala siya ng universe ay infinite. From infinity to infinity. Walang simula, walang katapusan. Itong si Russell, isang philosopher na may mga naniwala sa kanyang philosophy na walang lumikha. Itong universe, langit, lupa, nagsimula sa infinity. Walang pasimula. So, ganun magtanong si Allah. Una,
ang lahat ba ng bagay na ito nagmula sa wala? In other words, walang pasimula. Oh, ito ba nilika ito ng isang katulad din nilika? Kaya nga sabi niya, nilika ba nilang kanilang sarili? Di ba? May tanong maganda, ulitin mo nga. Sila ang mga tagapaglika? Oh. Sila ba? Oh, sila ba ang mga tagapaglika? Okay. Oh. Or were they themselves the creator? No? Or, ito ba nilika ng isang katulad din nilang nilika? Or kaya, ito ay, ano? Or are we then the treasure? Or did they create the heavens and the earth? Nay, but they have no firm belief. Yung isa naman, ito ba nilika? May lumika ba nito? At ang lumika na yun ay infinite. So mamili tayo, walang lumika, ang lahat na ito ay bigla na lang sumulpo from infinity. O ang lumika nito katulad din ng isang finite being. Yun ang mahirap eh. Diba? Kasi walang katapos ang tanong yun, tingnan mo. Kung ito ginawa nito, sino gumawa dito? Eh, walang katapos nito. Ito gumawa dyan. Eh, sino nang gumawa dito? Sa infinity, may problema rin. Yung walang pasimula. Bakit? Eh, kung infinity, halimbawa, ito, inutusan niya kung malapit mo yung gatilyo ng baril. Kaya lang, bago niya makalabit, dito muna magsisimula. From infinity, eh itong from infinity, dapat, logically, meron itong pagmumula. Ang point doon, hindi po pwedeng walang pasimula. Hindi rin po pwedeng walang katapusan. Ang anumang bagay, may pasimula. Yun ang sinasabi natin dito. Kaya nga patanong eh. Ayun, maganda yung patanong dito eh. O nilikha ba sila mula sa hindi isang bagay? O sila ang mga tagapaglikha? Nagtanong eh. Sabihin mo, pag sinabing sila ba ang mga tagapaglikha, okay. Meaning ang pinag-uusapan dito, lumalabas na meron talagang lumilikha, meron talagang lumikha. At ang lumikha na yun, hindi katulad ng tinatanong. Iba yung nagtatanong si Ambe. Ito naman, mga taong patutusin yung sumasampalataya. Ito ang tinatanong. Eh sila, mga tao, katulad natin, finite. Kaya nga ang tanong sa kanila, kayo ba lumikha? Hoy! Paano kayo lumika? May pinagsimulan, may pinagmulan nga kayo. Kayo nga nilika din. Oh, pwede nga rin tanungin, sino lumika sa inyo? Kaya nga. Kaya, napaka-logical na tayo'y maniwala. Una, hindi susulpot ang lahat ng bagay ng walang lumika. Hindi po pwedeng nagmula ang lahat ng bagay. Lalo na, lahat naman tayo, finite. Nang walang pasimula, walang lumika. Diba? Atik na, diba? Atik. Oh. Diba? Pwede ba masumulpot? Kahit nga itong walang kwentang plastic na to, hindi naman pwede sumulpot na lang basta dyan na walang gumawa. Bagamat hindi mo nakikita kung sinong gumawa, alam mo may gumawa. Bakit? Sapagkat hindi kayang tanggapin ng sentido kumon mo. Nang yung pag-iisip na hindi po pwedeng sumulpot ito nang walang gumawa. Why? Because nothing susulpot. Walang susulpot. Anong bagay na susulpot mula sa wala? Na walang gumawa. Kaya mali yung infinity nung tawagin ng iba. Pagdating sa bagay na material, mali. Yung mali ang sinasabi ng iba na ito ay infinite. Kaya ito po yung ating pinupromote po natin ito. Itong putlong. Ating putlong. Halal po ito. Pati itong ating burger. Putlong talaka yan. Putlong talaka. May kapitala ka yan. Kanino ba ito? Talaka yan. Kanino ito? Putlong talaka yan pa. Kanino? Al! Anyway, tuloy niya ating kapatid. O, atin muna kayo. Atuloy niya. Okay. Pinampunas ka. Ito lang nga. Sige, tuloy. Kaya nga, ito, meron akong naalala tuloy ng isang aya. Tingnan mo. Okay, ang lahat pala, para kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay ganito. Lahat tayo ganito, sa kanyang harap. Lahat tayo ay haharap sa kanya. Bilang ano. Si Apo, sasakit pa. Uli, amin pinupromote po sa inyo.
shay'in kullu man fis samawati wal ardi illa 'atir rahmani 'abda. Surah Maryam 1993. Surah Maryam 1993. Kasi ito'y Tagalog po natin. 19. Chapter 19, verse 19. Hanapin natin ha. In kullu man fis samawati wal ardi illa 'atir rahmani 'abda. 1993? Oo. Okay. Lahat ng nasa sino mang mga laa. Lahat? Lahat ng nasa sino mang mga langit at lupa ay pupunta lamang sa napaka maawain bilang isang alipin. O kita mo? Ang lahat pala ng nasa langit at nasa lupa pupunta lang kay Allah ang habagin para mag... bilang alipin. Ay, alipin lang tayo lahat. Kita mo? Ibig sabihin, tayo, bilang nila lang, bahagi ng kanyang nilika, creation, ialipin lang lahat. Eh lahat eh, lahat ng nasa langit, lahat ng nasa lupa, pupunta lang pala sa kanya, bilang mga alipin. Kaya, servant, napakaganda ng sinasabi sa atin ng Quran ng Karim. Ang sinasabi sa atin, meron talagang lumika. At ang lumika na yun, nagpakilala sa talata ng surah. Basahin natin chapter 39. Chapter 39, surah. Lumab. Sumari at sumulan natin siya. Verse 5. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. يكور الليل على النهار نهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى على هو العزيز الغفار. He has created verse 5, ayah number 5. Nilikha niya ang mga langit at ang lupa ayon sa katotohanan. Ipinupulupot niya ang gabi sa maghapon at ipinupulupot niya ang maghapon sa gabi. Pinasunod-sunuran niya ang araw at ang buwan. Bawat isa ay umiinog sa itinakdang yugto. Pakaalamin, siya ay ang matatag, ang palapatawad. Alam mo yung tinatawag na coiling. Madalim yung Tagalog dito ha. Umalabas talagang earth. Pinapakita mo yung earth ay talaga. Egg shape. Ano pa siya ang sinabi dyan? Binabalik ng gabi. Ang ginamit na sample dyan, parang turban. Yung gabi, na naibabalok sa ating mundo. Yung umaga, ganun din. Kung paano mong ibinabalot yung turban sa ulo, na paikot, ganun ang araw at gabi. Okay? So, kasi hindi naman nakapagtataka dahil sinabi naman sa Quran, ang earth naman ay hugis, itlog, egg-shaped line. Ang earth, hindi ka ni Allah, na spherical, hindi sa bilog na bilog, pero hugis bilog. Pero ang pagkabilog niya, parang itlog ng ostrich. Kasi yung adahaha, ay ito po ay itlog ng ostrich. So mali spherical. Pala, no? Mali pala yung mga itinuturo ng sinasabi na ng mga historian na ang mundo daw ay sabi bilog kasi nga yung kay ano sino ba yung napunta rito na na-discover Magellan ba yun? Well alam mo kung bilog na tinutukoy nila ay so wala pa lang katotohanan yun no? Oval siguro pwede natin tanggapin pero oh, kaya naman oval. Hindi siya bilog na bilog spherical in shape parang itlog okay egg shaped like ang mali yung plot. Oo, oh, mayroon yung plot. May apat na sulok pa nga eh. Ito naman ng ating pinagbatayan. Maraming palpak sa Bible. May apat na haligit. Pagdating sa creation, sa Bible. Masasabi mo, ba't Mr. Tan? Ito po si Mr. Tan, ang taga-Jensa. Masasabi mo, abusok yan. Ikaw, si Mr. Matic. Matic na, di ba? Ano po yung sa Bible? Ano yung definition ko? Sa Bible, alam mo, may problema ako sa Bible. Other na doon. Problema ako sa Bible.
Siguro paglipod natin sa akin. Hindi, basahin natin para ano. Kasi ang naalala ko dyan, hindi ako nagkakamali, ang nababanggit yan tungkol sa usapin ng mundo, may apat daw na haligi. Kumbaga four corners. May haligi siya. Eh kung four corners, naisip ko, lumalabas na ang mundo, hindi bilog. Yung haligi yung nakapagtataka to, paano may haligi? Oo, yun nga eh. Samantalang dito, ini-imagine ko eh. Dito kasi, yung binasa nating ayat kanina, yung araw at buwan, each rhyme or apo in third term, or may ginawa, may ginamit pang terminology dyan, each running on its own orbit, yes, bahun, swimming, floating, swimming, ipo-float. Pagkatapos, other than that, walang makapagpabula nito eh, dahil majority sa mga scientists ngayon, tinatanggap yung may pinagbulan talaga ang universe. Yung tinatawag niya. Kasi ang unang-unang nagtsuri nito, si Hubble. No? Si Hubble, siya ang nagpakilala ng Big Bang. Sa Big Bang, tinatanggap na ng scientist ito. At talagang ito ang pinagbulan ng lahat. E kaya lang, bago pa man natuklasan ng mga scientist yan, pinagpauna na ng Quran. Basahin natin yung sa Sura Al-Anbiya 21. Maganda yung pagkakasalo natin. Kurang din po ito, no? Black book, pero kurang po ito. Magalag lang po. Anong nga yun? Anong ayat? Sa chapter 21, verse 30. Awalam yarallagina kafaru anna samawati wal arda kanatan rabkan papataknahuma waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin afala yu'minu. Hindi ba nalalaman? Pakipasa ng Tagalog. Tagalog, mas maganda. Medyo ano. Hindi ba napag-alaman ng mga tumangging sumampalataya? At yung challenge dyan, hindi naniniwala sa Quran. Itong challenge si Allah. Sige, ayaw nyo maniwala. O sige, hinahamon mga kayo. Tumanggi. Hinahamon ko kayo based on science. Sige, tuloy. Ulitin ko ha. Hindi ba napag-alaman ng mga tumangging sumampalataya na ang mga langit at ang lupa ay magkasanib? Ba, magkasanib pala nun. Ano nangyari? No? Ang nangyari, pagkadaka ay pinag-iwalay namin ang mga ito. Sumambulat eh. Ginawa namin mula sa tubig ang bawat bagay na buhay. Kita mo? Ito ha, may dalawang ano dyan eh. Sinasabi sa atin, ang langit at lupa magkasanib po, join together before we club them asunder. Join together as one united piece, then we parted them. Pinaghiwalay niya yung mga ito. Ito na yung maging galaxy. Ito na yung mga langit at lupa. Ganyan ang tinatawag na Big Bang. Sa isang matter, sumambulat, pinagpahiwalay, meron tayo dyan eh. National Geographic, napakita na natin yan. Doon nagsimula ang creation. Kumalas. Walang one united piece, pagkatapos pinaghiwalay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung mga naging stars, naging planet, naging moon, naging sun. Kasama na yung lupa. Kita mo ha, hindi kayang pabulaanan ito. Ito accepted science. At majority sa mga scientists, ngayon may prueba tayo na talaga ito, Big Bang, is no longer a theory, but a fact, scientific facts, accepted the scientific facts. Hindi lang yung sinabi. Ang lahat para ng living things, all living things, came from water, nilikha mula sa tubig. Totoo naman eh. Diba? Kahit yung mga scientists na nag-o-observe sa ibang planeta, Mars, ang unang-unang tinitingnan niya, may tubig ba dyan? Kasi pag may tubig, may living things. Diba? May buhay. Hindi pwedeng mabuhay ang isang living things nang walang tubig. Sapagkat ang primary, pangunahing sangkap ng isang living things ay tubig. Napakaganda ng sinabi ng Quran. Patungkol sa mga bagay. Diba?
siya mga bata? Dun sa ano? Yung sa third? Yung sa Bino. Ah, ito, kasunod. Ito yung kasunod eh. Tinanong eh. Kaya hindi ba sila sasampalataya? Yes. Will they not then believe? So wala na silang excuse. So, it, kasi sa particular na ito, ang approach ni Allah, intellectual. Diba? So, kita mo ang Quran, gusto niya ma-challenge kay using your akhlaniya o your reasoning, your intellect. Yan ang isa sa mga approach niya. Kina-challenge na yung tao. Gusto ko niya, mag-isip ka. Mag-isip-isip ka nga. Bakit di ka po sasampalataya? Di ka pa naniniwalang may lumika. Di ba? Kasi, iba kasi, sino gumawa sa'yo? Nanay ko tsaka tatay ko. Eh, ba't ganyan ka pa? May nakalaban ako na yun eh. Sino gumawa sa'yo? Tatay ko, nanay ko. Ah, ganun ba? Ba't ang pangit mo? Kung nanay at tatay mo gumawa sa'yo, dapat hindi ka ganyan kapangit. Di ba? Kasi pagagandahin pa nila yan. Siyempre, kung ikaw gagawa sa anak mo, pagagandahin mo yan, gagawin mong gwapo yan. Oh. Kaya lang hindi ikaw ang gumawa sa anak mo. Kaya pangit mo eh. Pangit-pangit. Ganun ko nilabanan yung pilosopong pulpul na umarap sa atin. So ibig sabihin, hindi. Si Allah al-Musawwir, siya ang umuhugog ng ating itsura. Kaya ganito itsura ko, itsura mo ganyan, siya ang may desisyon. Siya ang gumawa niya. Siya ang humubog niya ng ating itsura, ng ating pagkita mo, no? Kahit masabihin natin maraming magkakamuka, magkagayon pa man, magkaiba pa rin. Marami pa rin tayong magkakaiba mukha. Alam natin kung si Abdel ito eh. Kahit may makita tayong kamukha niya. Maraming kahawig niya, pero alam natin. Matik na. Iba siya. Matik na. Marami mo lang yung matik. Di ba? So, saan tayo? Sa Bible ba tayo kanina? Oh, yung Bible, balikan natin. Kasi dito sa Quran, napatunayan naman eh, na tungkol sa Big Bang Theory, patunayan, no? Sa pamamagitan din ng siyensya, at the same time, yung hugis ng mundo ay pinatunayan na hindi rin bilog. Ngayon, tarangin natin yung Biblia. Kung nagsasabi rin ba ng katotohanan? May mo na kayo ng lalamig yan eh. Hati-hati mo na kayo. Ustad, oh, mayroong ano? Ustad, butlo. Ito. Samantalang doon naman sa Genesis 2, kaya nauna yung si Adan kaysa mga hayop. Obvious na obvious yung pagkakamali. Mamaya, basahin natin. Ilang minutes na ba yung video natin? Meron ka ba? Anyway. Parang di umanda. Ha? Dito lang. Basahin natin yung Biblia, huwag mo magbasa. Sa isa yun natin. Ilan pa ba? Meron pa? Ano ilang minutes pa? Genesis 1. Oh, basahin niyo 1 hanggang 2. Lahat yan, sige. Para wala namang timer stud nakalagay. Wala. Naka-record lang. Ang title niya ito ha, sa Genesis. Asyong Tulunga. Ang kasaysayan ng paglalang. Una. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang anyo at walang laman. At binalot sa kadiliman ang kalaliman, samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon ng liwanag. Nakita ng Diyos na ang liwanag ay mabuti. At ipinukod ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. Tinawag ng Diyos ang liwanag na araw at ang kadiliman ay tinawag niyang gabi. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng unang araw. Sinabi ng Diyos, paano nagkaroon ng gabi at araw kung wala pang sun? Yung pagkakaroon ng araw at gabi, relative yan sa sun. Bakit madilim ngayon? Kasi hindi tayo nasisinagan ng araw. Sa Amerika, araw ngayon, di ba? Bakit? Kasi yung mundo,
pag-ikot ng gano'n. O halimbawa, Amerika ngayon, yun yung nakatapat sa araw, di ba? Ito Pilipinas, kaya gabi tayo. Kaya may araw at gabi. Meron kasing sun.